Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's. Ito po, pakinggan po natin itong nangyaring press briefing dito sa media ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dito, pinaliwanag niya yung isinagawa na panawagan ni Secretary Benhur Abalos. Ito nga ang kanyang panawagan ng courtesy resignation ng mga colonels at generals dyan sa PNP. At ayon kay Presidente Bongbong Marcos, ay matagal na pala nila itong pinaplano. At ito yung yung approach dito sa droga. So ibang-iba dun sa approach ng Duterte administration na tukhang-tukhang patay dito, patay doon. Ibang-iba po dito sa approach ng Marcos administration. At isang paraan to para talagang malinis yung hanay ng kapulisan. Kasi ayon kay Presidente Marcos, hindi naman po lalala itong problema sa droga kung walang sangkot na pulis. Ibig sabihin ay talagang may kakuntsabang mga matataas na opisyal ng pulis, kaya talamak itong droga dito sa Pilipinas. At dito maririnig din natin na binanatan ni Presidente Bongbong Marcos si Senator Coco Pimentel. Kasi kung nabalitaan ninyo, ang sabi ni Coco Pimentel, ito raw courtesy resignations na panawagan ng DILG, puro kadramahan. Ayan ang sabi ni Coco Pimentel. Kaya naman yan po ay sinagot ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya ito, panoorin po natin. Magandang hapon po, Mr. President. Good afternoon. Yes, sir. Sir, hiningi po, ni-request ni Secretary Abalos ang courtesy resignation ng senior officials ng PNP. Ito po ba ay may imprimatur ninyo or galing po sa inyong directive? No. We were planning this for a while. Let me be very clear. Remember, during the campaign, nung tinatanong ako kung ano yung gagawin natin tungkol sa drug war or drug problem, this is it. We approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs, hindi mangyayari yan kung hindi kasabwat yung mga iba dyan sa pulis. Kaya't kailangan natin tignan na mabuti sino ba talaga ang kasabwat dyan, sino ba talaga ang involved, at sinong hindi na talaga pwede magserbisyo dahil associated na sila sa mga drug lord. So that is just like we are just cleansing the ranks and trying to see and making sure that yung mga opisyal na natitira sa atin ay maaasahan natin at hindi nagtatrabaho para sa gobyerno, hindi nagtatrabaho para sa ibang sindikato. Sir, according po to Senator Pimentel, parang naghahanap lang po ng several rats but we are burning the house now. Naghahanap lang po ng parang konti, bakit daw po hindi na lang kasuhan yung mga identified na... Wala pa tayo ron. Kasi hindi pa natin na-identify. We are going to form a commission. We ask for the resignation, the courtesy resignations. We will form a commission. And we will look into the records of all of the officers as we slowly will reinstate those who are cleared. And maybe we will have to decide what do we do with those that are implicated to being involved in the drug trade. So, yung mga severe cases, kakasuhan natin. So we'll see. We'll see first. We're not yet there. Because the senator is a top-notcher lawyer. He understands. We have to build the case. And yung haka-haka lang, chismis-chismis lang, ito involved dyan, dinaanan na natin yan eh. Walang nangyari. So, tiyakin natin, kung magkakaso tayo, ipapanalo talaga natin at makukulong talaga kung sino man ang mga patunayan na kasabwat dito sa drug trade. Thank you, sir. Thank you. Alright, thank you. Okay, so, yan, narinig po natin si Presidente Bongbong Marcos. At mukhang seryoso si Presidente na talagang linisin etong kapulisan. At base dun sa kanyang mga salita, mga kaibigan, mukhang marami ang matatanggal na mga senior officers dito sa PNP. Yung mga hindi na dapat na nandyan kasi associated na dito sa mga
drug syndicate, aalisin. So sa tingin ko, mga kaibigan, ha, marami po, maraming maapektuhan dito. At hindi lang siguro senior officers. Siguro pagkatapos nito mga senior officers, ibababa nila yan dun sa mga sangkot. Kasi ang sabi ni Presidente Marcos, talagang lilinisin niya itong kapulisan para mabawasan itong problema sa droga dito sa ating bansa. Ako mga kaibigan, mas gusto ko itong approach ni Presidente Marcos kaysa dun sa approach nung nagdaang administrasyon. Na yung mga walang habas na pagpatay ng mga sinasabi nila o mga hinihinalang mga drug pusher. Wala naman tayong nakita, no? Siguro konti lang. Bibihira yung nakita natin na talagang malakihan ang nahuli nung nagdaang administrasyon, di ba? Mga nahuli nila yung mga mahihirap na tao. Yung mga user na maliliit na tao. Yan po yung nahuli nila Yan po yung kadalasan nagiging biktima Pero yung malakihan, yung talaga mga drug lords parang wala naman ako nabalitaan, siguro kukunti lang. At hindi gaanong malaki, hindi ganong kalakihan katulad nung nahuli nila dito sa Marcos administration. So, ibang approach, mga kaibigan. At tingnan natin, sana maging successful itong drug war ni Presidente Bongbong Marcos. At dapat talaga umpisahan yan dito sa mga polis. Marami talagang tulongis na polis kaya malakas ang loob ng mga yan. Kasi nga merong protector, merong mga polis na nagpo-protekta dito sa mga sa mga sindikato ng droga sa bansa natin. At dito naman kay Pimentel, nasabihan ka patuloy ni Presidente Marcos na abogado ka pa naman. Alam mo yung mga dapat gawin, tapos nagsasalita ka ng ganyan. So ito po yung update natin tungkol po dito sa panawagan na courtesy resignation. At gusto ko lang idagdag na marami na po sa opisyales ng PNP ang mga nagsubmit ng kanilang courtesy resignation. Ito, pakinggan po natin si General Azurin. Mga illegal na droga, so wala hong puwang dapat sa bawat kapulisan na sila po ay ma-involve except dun sa panghuhuli po ng mga ipinagbabawal na gamot. May follow-up dun sa courtesy resignation. Meron ba dun yung nagsubmit na dun sa 10 na involved sa So far, sinosort out pa po natin, sinosort out ng DPRM. Sila po yung binabagsakan ng mga courtesy resignations. So we would know siguro itong first na deadline kung may mga nag-submit na po dun sa mga tinitingnan po natin. Magkakaroon dito tayo ng lifestyle check para dun sa mga nag-file ng courtesy resignation? As of now, we need to ask yung member ng committee kung ano yung mga iba pang procedure na isasagawa, but definitely that would be part of the investigation that will be or inquiry that will be conducted by the committee to assess and evaluate all third level officers. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.